Hello guys, welcome back to my channel. So this is Dean Vlog and this is Geraldine again. And for today's video guys, wala akong may po-post regarding sa mga online job, online application. Only I can tell for this video guys is may sasuggest akong job sa inyo dyan, online job, which is hindi siya yung magta-type kayo ng captcha or any mag-earn ng BTC, ATH. Ang sasuggest ko is online tutor English. So, itong nakita ko guys sa advertisement, ang pangalan niya is Akadsoc at saka magtuturo kayo ng mga Chinese students. Ituturuan niyo sila ng mga basic English. Meron naman kayong mga lesson na ipapakita or isi-share sa kanila para ituro yan sa kanila. So, tinuturuan nyo lang sila magbasa or i-enhance yung mga English speaking nila. So, try nyo manood sa YouTube, i-search nyo Akadsoc para makita nyo kung paano magturo ng mga student ng Chinese. Hindi naman siya mahirap actually kung papanoorin. Pero kung i-experience siya, siguro hindi naman din ganun siya kadali. Ako, nasa stage na ako ng inaantay ko na lang yung demo class, which is yung mag-i-start yata na magturo ng Chinese student. Itatry yata siya. Kung yun yung last step, kung kapag napasa mo yun, matatanggap ka na. So, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ipasa yung interview sa Akadsoc. So, first, syempre, kailangan nyong magpakatotoo, sabihin nyo, tell me about yourself, basic question sa mga naghahanap ng job dyan na sobrang nahihirapan sa outside world. So, mahirap na maghanap ngayon ng trabaho, guys. So, itry nyo tong Akadsoc. Actually, napakaganda nito kasi ang pwede nyo kitain dyan for part-time only is nasa, I think, nung sinage ko is nasa 10 to 15,000 per month. Part-time lang yun, guys. At saka, hindi pa kayo gagastos ng pamasahe nyo. Pwede na kayo makikain sa pamilya nyo. Ang kailangan nyo lang dito is tiyaga at saka kailangan din syempre na mag-provide ng kakailangan ninyo para makapagturo. So, tawag dito, pag naman full-time, aabot, nakita ko naman is 20,000 to 60,000. Siguro, I think kasama na yung mga bonuses. Okay, so sa May 7 na pala guys yung aking demo lesson, so wish me luck. I-share ko lang to sa inyo guys, yung mga gustong pumasok sa online tutoring. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano mga ipasa yung interview. So, yun lang. Kailangan nyo lang magpakatotoo, tell me about yourself, yung mga experience nyo, kung meron na kayong job. Tsaka, ang mga common questions sa second interview. Yun lang naman sa first interview. So, sa second interview, ang titatanong nila kung paano i-handle yung mga irate na student, yung know-it-all na student. Yung know-it-all na student, yung sinasabi nila na KIA is yung alam na nila, yung tinuturo mo na nga, yung tinuturo mo sa kanila, alam na nila yon. So, kung paano may handle yung student na yon. So, isa yon. Ang second question naman is, ano pa ba? Kung paano may handle yung student, kung paano mo siyang turuan, yung ayaw niya mag-open ng camera. Tapos, kapag ayaw niya mag-open ng camera, meron pala siyang ibang ginagawa, paano kanya papakinggan? Isa pa yon. At saka yung iba, meron pa mga iba't ibang klase ng estudyante, lalo na yung mga estudyante na ayaw kang pakinggan. Kasi yung mga parents lang nila na nagpupusha kanila para magturo ng English. Meron din naman yung iba na hindi. Yung common questions din na itatanong nila sa second interview, bibigyan,
I mean, magtatanong sila ng magiging introduction mo. So, from example, sa akin, "Hello, this is Teacher Geraldine. I'll be your teacher for today. May I know your name? Can I have your name? How are you? How's school? Did you have fun? What have you learned from today?" Mga ganong introduction. Kapag naman sinagot na ni customer, depende na lang yon kung ano yung patutunguhan ng introduction mo, magka-come up, I mean, mag-follow up question ka na lang kung anong gusto mo, I mean, kung saan tutungo yung conversation nyo. And then, yun lang naman sa mga interview, I think almost to 98 to 100% makakapasa sa interview. Sa training naman, after interview, may training, one day training lang siya, cost to 2 to 3 hours. So, ang mga kailangan, bago ka pumasok sa ACADSOC, kailangan mo ng microphone, kailangan mo ng webcam. Kung naman laptop ang gamit mo, built-in camera naman na yan, kailangan mo na lang is microphone. Or, I mean, headphone. Para walang background na naririnig na kung ano-ano. Kasi kapag headset ginamit mo, maririnig yung mga noises, yung mga kung saan-saan na, kunyari, yung ganun, yung extra noises niyan sa bahay nyo or saan pa man. And then, syempre, kailangan ng stable internet. Ang kinukuha nila dito is at least 3 Mbps. And then, 0.80 Mbps upload yung kinukuha nila. Yung 3 Mbps naman, which is yung download. Kapag trinay nyo siya sa speedtest.com. And then, yun lang naman kailangan. Dapat meron kayo stable internet, meron ka dapat. Hindi allow dito yung wifi connection. I mean, what do you call that? Wifi packet pala. And then, hindi din allow yung broadband dito. Ang kailangan lang talaga is yung wifi modem ang kailangan nila dito. Hindi rin pwede na pumunta ka sa computer shop para magtrabaho dito. So, dapat meron kang sariling internet sa bahay nyo. Headphone, and then camera or laptop. Kapag naman camera kailangan mo or webcam, dapat sa PC. And then, ang kailangan din nila dito is, syempre, confidence. Kailangan mo ng confidence. Syempre, hindi naman pwedeng mahiyain ka. So, dapat i-improve mo yung confidence mo. Tanggalin mo yung shy attitude mo. Kasi, syempre, magtuturo ka ng estudyante. Paano kung shy ka, tapos shy din siya? Ano mayayari sa lesson nyo? Diba? Make sense? So, sa training, balik tayo sa training, tuturo lang naman sa inyo yung mga tools na gagamitin, ibibigay, itatry yung mga logins na binigay sa inyo ng HR, and then, magbi-video call kayo sa lahat ng mga na-hired. Hindi lang naman kayo magbi-video call nung trainer nyo. Lahat kayo ng mga na-hired, together with the trainer. And then, itatry yung mga application na gagamitin nyo at ituturo yung mga laman ng application at tools na yon. And then, after your training, bibigyan kayo ng grace period of time bago kayo mapunta sa itinakdang araw ng demo class nyo or demo lesson. I think sa amin, May April 30 yung training namin. So, binigyan kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 1 week. So, let's say 1 week na lang. Binigyan kami ng 1 week na magbasa ng mga training documents na sinend nila sa amin para makapag-ready kami sa demo class namin. So, as for now, hindi ko pa nakikita sa aking website ko sa class table tool na wala pang nagpapakita na lesson na dapat meron na akong makitang lesson para mabasa ko na rin yon
At alam ko na kung paano ko ituturo yun sa magiging estudyante ko sa demo class ko, which is on May 7. Yun lang. Wala pa. Tapos, nagkakaroon pa kami ng problema sa QQ, pero napsolusyon na naman na siya dahil ikinordate ko naman na siya kay trainer, and then binigyan niya ako na another login and password. Yun lang naman. And then, sa oras pala, yung lagi nilang isinasuggest, if free time ba ako ng 6 p.m. to 11 p.m. So, yun lang naman ang isinasuggest nilang oras, 6 p.m. to 11 p.m. Meron naman yung, pag gusto mong baguhin yung oras, kung hindi ka free time sa ganun, i-coordinate nyo lang siya sa HR or sa DS nyo, direct supervisor, or kay trainer, para alam nila kung ano yung sasabihin nila or isasuggest nilang another time na free ka. Sa mga full-time mom naman dyan na nagpo-full-time ng job, gawin nyo din itong part-time kung kaya nyo. Kasi mahirap yung magtatrabaho kayo ng 7 hours sa outside, tapos magpa-part-time pa kayo. Pero kung gusto nyo kumita ng maraming pera para kung kakailangan ninyo, mag-part-time din kayo. So sa mga wala pang job dyan na hihirapan na maghanap ng trabaho, try nyo i-search yung AkadSoc. Ilalagay ko sa link sa baba. Ilalagay ko sa link dyan sa baba para may direct kayo na kontakin nyo si AkadSoc. Magpatulong kayo kay AkadSoc. Lalo na yung mga nag-graduate ng English dyan, major in English, yung mga education na English na wala pang spot para makapag-turo sa mga school. I suggest this job, guys. Habang wala pa kayong trabaho sa labas, itry nyo mag-part-time online. Lalo na yung may mga internet connection dyan. Para hindi naman masayang yung oras nyo, hindi rin masayang yung internet na yung ginugugol nyo sa araw-araw. Di ba? So ako, guys, kailangan ko tong job na to. Kailangan ko makapasa kasi meron akong nag-iisang bulilit na pinapalaki, yung aking anak. Kailangan namin to. So, pupursigin ko na makapasa sa demo class, at kapag naipasa ko yung demo class, isishare ko sa inyo kung ano yung aking mga naging experiences. Okay? So, sa mga gustong, sa mga ayaw lumabas para magtrabaho, kung ayaw nyo umitim, kung ayaw nyo mapagod sa biyahe, kung ayaw nyo mapagod sa mga traffic, try nyong mag-apply sa online AkadSoc. Online tutor English. So, ayun. Yun lang naman aking masasabi for today's video. Lalagay ko, sorry sa madaming yun lang naman. I hope you like this video, and please give it a thumbs up, and don't forget to subscribe, at malapit na tayo mag 500 subscriber. Yay! So thank you so much, guys. So sa mga nanonood pa din sa akin, kahit na hindi ako masyado nakakapag-upload ng application ng and free online job dyan, so tutok lang kayo, at marami akong isasuggest na makakatulong sa hanap buhay nyo. So lalo na to, tong online job na to, wala naman kayong gagastusin. I-try nyo lang, for temporary pala, guys, sa pag-interview, okay lang na gamitin nyo si headset. Pero, pag ano, I'm sorry, kapag pasado na kayo sa lahat-lahat, I recommend you to buy those things na kakailanganin nyo. And then, i-get ready nyo din yung mga toys, kahit na mga simple toys, lalo na kapag bata yung tuturuan nyo, para mag-get mo yung attention nila. Kapag di sila nakikinig sa inyo, meron kayong toys na makakapag makukuha nyo yung attention nila.